Are you a real estate practitioner or investor struggling to keep up with today's fast-changing technology? Avoid being left behind. Learn real estate and technology in simple words without all the complicated jargon. Your treat, Talaka Young Real Estate at Techno Lohia or Talks on Real Estate and Technology, is a regular Saturday program every 6 p.m., hosted by two seasoned real estate practitioners, broker Arnel Malabayabas and consultant William Floresta, who are both tech savvy. Learn the latest technology and trends in real estate from investors, developers, digital marketers, and industry players. And treat yourself every Saturday at 6 p.m. and avoid the daunting task of learning on your own. Your special treat is on us. State and good evening everyone. Ito na naman po inyong regular Saturday program, ang Talakayang Real Estate at Teknolohiya. Once again, I'm your co-host, si Arnel Malabayabas, isang licensed real estate broker and appraiser. Kamusta, Master William? Yeah, good afternoon. Can you hear me? Yeah, okay naman yung sounds. Yes, na? Yes, okay po. Yeah, okay. Good afternoon and good evening everyone. So, tatapos lang ng aming GMM and election sa aming local. And I was also appointed as COMELEC, and redirecho yung ating functions, no? So just katatapos lang, just in time, no? Na natapos yung ating election at GMM. So we have a new set of officers for 2022. And partner, last week, no? We talked about we have a guest, di ba? Last week, no? Yes. Of course. So your guest natin is your BFF. Season 3, episode 12. 65 podcast. So pang 66 na pala natin ngayon, no? And si Marites Santillan po. Si Marites was formerly from Santa Rosa, if I remember, no? And then she accepted the challenge to head the marketing at Baguio City, no? So parang nagpunta siya doon na walang kakilala, walang network and so on. So parang doon lang niya in-establish yung network, but again, napaka brave move from a lady and a mother at that, no? Lumipat siya na real estate broker pati. Oo. So lumipat siya sa Baguio without anything, di ba? So and then eventually she was able to move around yung project ninyo sa Baguio. Yeah. So napakagandang inspiring story about a teacher turned real estate broker, no? Yan. At supported so, naman siya ng kanyang family. Niyang, ABC. Yeah, ABC. Always be connecting. Which is very important. Kasi nga, yan, when you say connecting, kasi you network, di ba? You network with other practitioners. So, sabi nga niya nung una, wala naman siyang kakilala talaga sa Baguio, no? Nagbitbit siya ng mga taga-baba, ang tawag kasi ng mga nasa Baguio kasi sa taas sila, no? So nagbitbit siya ng mga taga-baba para dalhin sa Baguio and to be able to market the projects na at the time hinuhukay pa lang din, no? Ibig sabihin hindi pa kilala. So hinuhukay pa lang yung project until doon. Now, yung mga dinala niyang narito sa atin sa lupa, sa baba. Kasama pa rin niya sa taas. And most of them migrated na, no? And have a property in Baguio. So that's a very welcome story and a very inspiring story
Oh, not only ano, Ma'am Tess, no? Including yung mga dinala niya galing sa baba. Na nag-migrate na sa baba. Wala nang background sa ano, real estate. Oh, tsaka walang background sa real estate. That only proves na if you choose to have a leader or a mentor na mag-guide talaga sa iyo, you become successful also. Yeah. So, marami nang ano, marami nang tayong patunay diyan eh. So tonight we will be featuring partner kasi ito yung napapanahon, no, yung kasi may people are moving out from the urban center, di ba? Lalo na yung mga nakatikim ng lockdown sa ano, no, sa condominium, napakahirap po talaga kasi ultimo yung amenities hindi mo rin pwedeng gamitin, hindi mo pwedeng gamitin yung gym, hindi mo pwedeng gamitin yung swimming pool, etc. So, saan ka pupunta? Maboboryong ka talaga, no? Sa loob ng unit mo, no? Maboboryong ka. Kaya people are starting, especially those yung kayang bumili ng second home, no? Starting to look for a place somewhere in the urban rural area, no, na merong complete amenities. So, yung guest natin tonight will be talking about yung ano ba yung title ng ano natin ngayon? Leisure properties on demand. Yan. So actually part yan ng tinuturo ko din sa consulting partner, yung leisure property. So ano yung benefit ng isang leisure property? So to hear from the horse's mouth, malalaman talaga natin because they are really involved, no, in the not only in sales but also in the conceptualization, planning, and yung trabaho talaga ng isang business dev officer, no? So involved dito si yung ating guest tonight. So let us welcome our guest for tonight, no other than a colleague of ours from Pareb also, from one of our local boards. Well, ano siya, sir? He is co-chair of Project Selling Committee ng Pareb. Yun, kasama natin sa 21, Board Secretary of Parañaque Las Piñas Alabang Real Estate Board Incorporated. Okay. Yeah. So meron ba siyang intro? Nakapag-prepare pa tayo. Sir, binabasa ko kasi I was okay, sige. Sabi niya, sir, straight to the point tayo. Yan. So, okay, from Lanco Pacific Corporation, from 2018 to present, siya po ang broker liaison manager. And we are happy and glad to have with us si Ma'am Maritone Trinidad, also a broker and an appraiser. Yan, si Ma'am Maritone. Hi! Hello! Yeah. So nagkita-kita parang ang tagal nating hindi nagkita. Parang nung Monday lang eh, magkasama Monday lang tayo. Oh, yeah. Yeah, exactly. No? So, yun yung maganda ko sa program eh. Nag-e-echo tayo. May gadget ka naka-open. Sir William. Ako, narinig ng ano mo. Ayan. Ayan, nawala yung echo, nawala rin yung mic mo. Oo, naka-mic and ano, speaker siya, kaya rinig natin yung... Pag nagsasalita ako, tsaka ko lang yung... Anyway, so thank you, Maritone, for gracing our, to agree to become our guest tonight. No? Yes. Kasi napapanahon din naman yung, ano, yung property ninyo, di ba? Because people are looking at the rural side of the our country and starting to to realize the benefit of having a leisure property. So can you explain about your property? Meron ka bang prepare sa amin sort of PowerPoint presentation? Ay, syempre naman, ano, PNP William at Sir Arnel, maraming salamat po muna sa pag-invite sa akin para mag-guest dito sa inyong talk show ba to ang tawag dito? Oo. Katulad na sinabi niyo kanina, no, yung pagka-demand nung pagiging boom nung leisure properties, it came very unexpectedly. Talagang 2020 nung nag-umpisa ang pandemic, nung nag-lockdown, hindi kami nag-expect ng magandang sale kasi syempre undecided lahat. But then nakita namin na yung mga tao talagang sila mismo yung lumapit, lalo na yung beach properties namin. It was really well welcomed nung pagka ng pandemic. Siguro March nag-lockdown,
June yan, from June 2020 onwards, dire-diretso na. Ang dami ng looking at beach properties talaga. And yan, meron po akong ano, prepare na presentation para at least yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood sa atin ngayon would really understand kung ano yung benefits plus kung ano yung kagandahan ng second home, lalo na ng mga beach properties, no? So can I share now? Okay, go ahead. Yes, go ahead. Right. Okay, I'll just share my screen and yeah. All right. So, konting background lang ng ating company from Lanco Pacific Corporation. Yan po, nakikita nyo na si Mr. Manny Pangilinan po ang ating ano, ang ating chairman of the board. Lanco Pacific is under Metro Pacific Investment Corporation, headed by our chairman of the board, Mr. Manny Pangilinan. And ito po sa right side natin, si Mr. Erickson Manzano, our president and CEO for Lanco. Sila po yung nagko-conceptualize ngayon talaga ng beach town properties. Ang tawag po natin sa ano, La Ia and Calatagan and Azalea projects natin is beach town kasi we are trying to put everything there kasi eventually lahat ng tao hindi lahat almost yung mga taong nasa urban areas will transfer tapos mga second home, so syempre yung mga pangangailangan nila kailangan meron sila dun sa kanilang second home. So yun yung kino-conceptualize natin na beach town, no? So we will know more as we go along the slides. Here I'll just it's a video of a brief background and explanation from our CEO Mr. Erickson Manzano para maintindihan ng ating audience. Sarap pakinggan ng waves ng sea. Yes, oo. Luxury means different things to different people. Luxury is in the details. The finer things in life are made with the passion and dedication of those who intend to leave a legacy. Visionaries. Pioneers. Lanco started in 1990. One of our first projects was the Punta Fuego series. When we started developing these projects, there was literally nothing in the area. 25 years from its inception, I believe these projects are even more relevant now than it was back then. Lanco really has this pioneering spirit, this pioneering DNA, and which we plan to bring in our future projects with us. We've been around long enough to know that what's luxurious is meant to last. We are out to create something that will outlive us. Destinations where families can make lasting memories today. Our advantage is we've had the experience of seeing how yung development grows over time. We're really looking 50 years into the future on what it's going to be and then how the people who are living there are going to need it. Blue roads that lead to blue waters. Where you get to play hard, laugh even harder. Listen to music you haven't heard in a while. Open yourself up to unconventional experiences. And see the stars in a different light. Lanco has beach towns now, so everything that you need living by the beach is there. Now, what's the inspiration? Okay, firstly, who doesn't want to live by the beach? There was a global survey done in 2015. The world's favorite color is blue. It's the color of the sky. It's the color of the sea. Even in a small development, you know, 15 hectares, more or less, not everyone could have a view of the sea. So what we did was we brought in that blue color, and that is why the roads are blue. They're not painted roads, no. Those roads are blue to the core. Lanco produces products for the hardworking individual. So what are we doing all of this hard work for?
it's really to enjoy the fruits of our labor with our family and friends. Here, the old and the new both give comfort. And the familiar takes different meanings. Rush is the wave crashing to the shore. Green is a perfect shade. Red is an invitation to stop and notice the beautiful things around you. Gold is a prelude to something magical, the most beautiful sunsets in this part of the country. Thinking about living in Castle View, it's more of a laid-back place where you just get an ice cold beer, you know, just have a drink and just think about your life and look at the nice blue sea. There are customers really, maybe like me, who wants to be wild but still wants to sleep in a comfortable bed, wants to have a nice shower. And we also wanted that when you stayed in Crusoe Cabin or Cahoon's, you know, even if I blindfolded you, you know where you are. We intention that, you know, while you're walking to the beach, everything that you see, everything that you could touch, was thought of. Everything you see is designed to elevate the ordinary. Everything you see is a promise. A guarantee that we'll give you the best in leisure tourism. We've spent a lot of time, thought, effort in developing these beach towns. A sidewalk is not just a sidewalk. A lamppost is not just a lamppost. A manhole cover is not just a manhole cover. We know the clients look at these things, and we wanted them to appreciate where they are. We wanted them to know where they are. We want them to know that they are in a Lanco project. Lanco Beach Towns. Lanco Pacific Corporation's legacy. Now and in the decades to come. So ayun ang ating explanation. So parang na-relax po ba kayo, Sir William at Sir Arnel? Kasi parang nakaka-relax talaga yung pagkakaano. Yung sound pa lang ng waves, so grabe. Matagal na nating inahanap yan. Oo. Di ba parang ano, parang para kung makakatulog na ng mahimbing. Parang ganun yung ano. Which is what we're trying to explain. Pagkaka-explain nga ng president namin. So, enjoy the fruits of your labor with your families and friends. So, ipapakita ko, etong pinapakita ko sa inyo ngayon is yung price appreciation since the launch date nung ating mga projects. So, lagi natin sinasabi sa real estate, di ba? The best time to buy is 5 years ago. Diba? So, bakit? Hindi naman natin kinopya yung quote na yun basta lang, diba? So, may pinanggalingan yun kasi may mga data tayo na pinagkuhanan nun. It's because talagang nag-a-appreciate yung mga properties. Most likely, itong mga, kasi puro lots tayo, lalong-lalo na po ang mga lote, talagang yung price appreciation niya is good for investment. Okay? So, as you can see here, Peninsula de Punta Fuego, yan po yung isa na sa mga legacy projects ng Lanco Pacific. So from 1994, nilaunch ang Peninsula de Punta Fuego. From 4,600 ang opening price niya, and now it's as high as 60,000 per square meters. So it's a total of 1,204% for price increase, di ba? So parang ikaw as an investor, kung ilang years back bumili ka sa Punta Fuego, di ba? So talagang ngayon nararamdaman mo na yung fruits of your labor. Okay? So ang ipapakita ko kasi ngayon sa inyo is La Iya and Calatagan. So, makikita nyo dito, no, 2008, nung nilaunch ang La Iya, it's 5,900. And Calatagan, from 6,700. Now, it's 18,000 and 26,000. Average pa po yan. Meron tayo as much as
35,000 per square. Okay? So, isa pa sa mga kagandahan ng owning a property of Landco Pacific is meron tayong tinatawag na Landco Privilege Club. So, ito, binibigay po natin to sa lot owners ng Landco property. So, any property po na babanggitin ko mamaya, kapag lot owner kayo doon, fully paid na kayo, and then we will give you the Landco Privilege Club card. Ibig sabihin, you can access yung mga leisure properties natin. For example, meron po tayong project sa may Tribeca, yung East Bay Residences sa may Sukat Muntinlupa. Kunyari, may unit kayo doon, may Landco Privilege Club kayo, dahil nga sabi ni Sir William kanina, nakakaburyong sa condo, lalo na ngayon pag lockdown, di ba? So, kunyari gusto mo naman pumunta sa ano, sa dagat. So, you can have access sa Laia or sa Calatagan or sa Punta Fuego. May discounted rates na kayo, may mga birthday promos pa, tapos yung ating Crusoe Cabins, Aquaria Water Park, yan may mga discounts. So, ang daming perks ng pagiging lot owner ng Landco. Okay? Okay. So, ito yung mga projects ng Landco Pacific na existing na at may mga konti pa na inventory dyan. Stonecrest, Ponderosa Leisure Farms, Hacienda Escudero, Montelago Nature Estates, East Bay Residences, Waterwood Park, Woodgrove Park, Courtyard at Lakewood City, Terraces de Punta Fuego, Playa Laia, Playa Calatagan, and Playa Azalea. So yan yung mga ano natin, legacy projects natin. Okay? So right now, yung pinakabago po nating offering, tayong mga brokers, gusto natin lagi yung ano yung maraming inventory ang isang developer, di ba? Kasi syempre, ibig sabihin nun, continuous yung business. Okay? So, ang meron tayo ngayon, we have ang bagong-bagong launch natin, Club Laia, and then Caso B, and sa future, magkakaroon pa tayo isa, Costa Azalea in Davao. So, kung nakita nyo naman sa slides natin, nationwide po talaga yung mga projects natin. Okay? So, yung mga nanonood sa atin sa all over the Philippines, yung mga brokers natin, talagang kung dasan ka man, may maio-offer ka. Pero lalo na ngayon online, pwedeng-pwede natin kausapin ang clients natin through ito, yung mga ganitong platform. So, madali nang ma-explain sa kanila yung kung anong gusto nila sa properties, kung anong maio-offer natin. Okay? So, right now, meron tayong featured project, yung Caso B, which is Calatagan South Beach. Okay? Yan ako lang. Ito po yung ating buong project ng Calatagan. Ito yung ating tinatawag na Calatagan Beach Town. Okay? So, itong nakikita nyo dito na may mga yellow, yan yung ating exclusive residential. Meron tayo dyan mga 300 to 570 square meters na mga lote. And then, ang price range niya is from 5M to 15 million. And then, ang maganda niyan, ito, Caso B. Ang meron naman sa Caso B, in the future sa future meron tayong condo and condotels, meron tayo, magkakaroon tayo diyan, pero right now meron tayong mga i-offer na residential commercial lots. Okay, so another addition yan sa ating inventory. So ito naman yung mga amenities na meron tayo sa Calatagan. So ang lot owners natin, may exclusive beach club sila dito. Tapos for commercial, may Aquaria Water Park tayo dito. And of course, yung mga cocoons and Crusoe cabins natin. Okay? So yung yan, ito yung tinuro ko kanina sa map, yung ating Caso B. Dito po sa area na to, yan, dito yung makikita nyo yung mga residential commercial lots na i-offer natin sa mga clients natin. Okay? So this is ano pala, located sa Barangay Santa Ana, Calatagan, Batangas. It's about 2.5 hours to 3 hour drive from Manila. Mabilis lang. Yan, ito po yung ano, video nung ano natin. Kung anong magiging itsura ng Caso B.
Yan. So that is ano po, Calatagan South Beach, okay? So may mga katabi natin, may mga ano na tayo tourist destinations na tayong katabi diyan, no? Lubang Island, Little Boracay, Cape Santiago, Lago de Oro, Starfish Island, and syempre yung our own ano, Aquaria Water Park and Crusoe Cabins. So yan yung ano, yan yung site development plan ng ating Crusoe Cabins. At dito, magkakaroon pa ng mga future developments. Magkakaroon tayo ng sarili nating lighthouse, The Isle, wedding and events venue, Captain Barboza, colony, and canopy. Okay? So yung payment terms natin, ayan po, meron tayong mga discount for cash and meron tayong deferred payment, 36 months to pay. And then 25% bank financing, 25% DP in 36 months and 75% bank financing. Para naman medyo kung gusto ng client nyo na hindi i-cash, so meron tayong option for end user financing. Okay? So punta naman tayo sa Club La Iya. This is in San Juan, Batangas. Okay? Ito naman po yung buong site development ng La Iya Beach Town. Okay? So, the whole project is 151 hectares. So, itong area na to, yung may mga phase 1, 2, 3, and 4, yan yung ating exclusive residential village for we call it Playa La Iya. And then, this one is the Club La Iya. Ito naman po yung residential commercial area natin sa La Iya, no? So, may beach club tayo, hilltop clubhouse, magkakaroon tayo ng grand clubhouse, and of course, beach park. So, complete amenities, facilities, kung ano pong kakailanganin ng client, meron na po tayo dyan. Okay? So, ang available po natin sa Playa La Iya is 300 to 570 square meters. And actually may 700 square meters and then 8.7 to 24 m. Okay, so yan yung Club La Iya mismo, 24 hectare yan. It's very master planned beach town concept, 2.5-hour drive from Manila, gadaan po ng Star Tollway via Ibaan Exit. So papakita ko lang din ang video ng ating Club La Iya AVP. Ayan. So napakaganda rin ng ano ng SDP natin for Club La Iya, no? Magkakaroon din tayo ng condo hotels doon. Okay? And then ayan. So it can be your beach home, it can be your business, or it can be both. Okay? Yan ang ating ano proximity to the beach. Ito po yung ano main road ng La Iya. From here, going to the beach, it's only 260 meters away. So, walking distance, napakalapit po. Okay, so yan naman yung mga magiging amenities at mga amenities na meron na tayo ngayon doon. Okay, so ito ang picture ng Caso B, actual picture ngayon. So, yung in-explain po kanina ng ating president and CEO, yung ating mga manhole covers, napaka-cute. Yung ating mga blue roads, yung mga lamppost natin. So, yan, makikita nyo po lahat yan pag bumisita kayo sa Caso B. And this one naman is in Club La Iya. So, ito po yung ating existing beach club ngayon doon. Tapos, may mga cocoons na po dyan. At ito yung ating butterfly lounge. Okay?
So for Landco Broker Network, so yung mga brokers po natin na nakikinig ngayon at gusto magpa-accredit, makikita niyo po ang aking ano, ang aking contact numbers nandiyan po. And then ano po ba yung mga support na ibibigay namin? So yung ating mga update of materials, of course, yung presentation assistance, marketing collaterals, nagpo-provide po tayo ng van for site tripping, and then kasama rin po ako pag kasama po ako ng van sa site tripping, documentation, and then yun ang promise ko lagi sa aking mga broker partners is from training to closing, kasama niyo po ako. Okay, so yan, Sir William and Sir Arnel, papakita lang natin, no? So this is na Boracay 1970 and then 2020, no? So makikita niyo naman yung difference, talagang napakadami ng improvements sa Boracay ngayon, no? And what we are trying to do with Laia and Calatagan is somehow the same, kasi nga it's residential commercial area, so anything goes. You want to have a business, okay lang. You want to have it as your residential home, okay lang din. Or pwede mong pagsamahin, no? May restaurant ka sa baba, may bahay ka sa taas, or may hotel ka, pwede yon. So talagang it's somehow similar to the Boracay concept, no? Siguro in addition, Maritoni, is compared to Boracay, which is maraming owners, no, and hindi mo makontrol talaga, sa projects ninyo is being controlled by way of deed of restrictions, di ba, ng company, no? So kaya talaga masasabi mo na controlled yung mga movements ng tao sa going the beach. So hindi siya magkakaroon ng like sa Boracay before, di ba, nagkaroon siya ng E. coli because of, yun nga, yung mga waste materials going to the beach. Exactly. So ito, yun yung maganda. Yun yung maganda sa pagka nasa company. Oo. Organized siya. Kumbaga, taga may system tayong susundin, di ba? Para at least, maiwasan nga natin yung mga ganun. Tama si Sir William, no? So, yan. Property management, sir. Oo. Di ba? Yan. So ito yung Laia ngayon, actual photo ito yung actual photo ngayon, nag road clearing tapos magba backfilling, and then in 2021, no? So in 2023 may ganito ka na, 'di ba? So I mean, dapat hindi na tayo nagpapahuli, 'di ba, sa sa ganyang concept. So right now this is Calatagan, ito yung natin sa Calatagan, and in the future ito na siya, 'di ba? So, wag na nating hintayin na ito na siya bago tayo makarating doon. Kasi, I'm sure yung presyo niya, hindi na yung ganito siya, di ba? So, that's what we're trying to say kanina pa lang sa umpisa niya. Yun nga, the best time to buy is 5 years ago, and the next best time to buy is now. Okay, so yun yung inaano natin. And lastly, kasi lagi tayong dahil legacy natin yung Punta Fuego project. Syempre 30 years ago, Punta Fuego. Right now, established na yun. Punta Fuego is Punta Fuego. Parang we cannot compare. Pero what we're trying to do here is to make Laia and Calatagan will be the new generation's Punta Fuego. Okay? And thank you very much, boy. Yeah. Ito yung ating contact details. Siguro may question lang, no, Maritoni. So bago natin ipakita yung mga, I think may mga questions na tayo from our audience. At bago yon, siguro magtatanong muna ako, no. You've been to, 'di ba? You've been to Punta Fuego already, sa Calatagan, saka sa tawag ito sa Laia. Okay, so comparing the beach, yung kanyang sand, di ba, para sa iyo alin sa tatlo ang as the best quality ng beach? Laia. Why? Mas maganda yung quality ng sand niya. Mas maputi. Tapos pero pagdating kasi dun sa wave sa babaw nung favorite ko kasi ang Calatagan, so medyo medyo bias ako doon.
So meaning to say, yung kalatagan is friendly sa mga children because yes, mababaw. Ayan. And then the other one is family friendly siya. Yung isa naman is parang ano siya, good for surfers or maybe kasi may malalim, tama ba? Mga ano, may mga adventure, adventure seeker adventure, ganyan. Yeah, so siguro yes. Yun yung ano part of the our presentation sa buyer na yeah, depende sa ano, kung you're family oriented, so maybe you have to go to Calatagan because this is friendly to children. Mm-mm. Yung beachfront, and then the other one is for the adventurous one, no? Yung pwedeng mag-explore ng mga island and so on and so forth, yeah. Actually, you know, I know a lot of people from Landco even before, no? Kasi I know some of the business dev people. Some already have transferred to other developers. So, actually, yung Landco is a producer of business dev people. Karamihan galing dyan. Kapag andyan kasi yung mga mentors sa Landco Pacific. Yes. So I know a lot of people there. Yeah, napakaganda ng project, no? So we invite pero Maritoni, if you could again invite our brokers, no? Kasi marami rin nanonood na brokers dito. Yes. And salesperson at the same time, no? To encourage their brokers to accredit with you. So invite them, please. Yan. Pakita ko lang ulit ang aking contact details. So, sa lahat po ng mga brokers, sa real estate practitioners natin dyan, I would like to invite you to be accredited with us. Just contact me through any dito sa mga numbers ko dito or sa email address ko. So, I will send you the accreditation forms or tatawagan ko kayo pag nag-sign up na po kayo. No? So, let's do business together. Thank you. Okay, so according to Maritoni nga kanina, no, yung personal ang kanyang approach when it comes to when you have tripping sa client niyo or set o sa client niyo, personally nandoon siya, no. So yes. You can make use of the services, yung van, yeah. So bihirang bihira 'yun, no, to other kasama ko sa van, no. So, kasama ko sa van. O tutulungan kayong ma-close, yeah. So yan, may mga nag-react tayong broker dito, no. Siguro, partner, pakita natin yung mga nasa comment box natin. So, let's start with this comment. Yan, si Sir Ayun, Press Raffi. Hi, Press Raffi. Wala pa tayong bingo bukas. Actually, si Press Raffi, nasa general brokerage to, pero mukhang malapit na nating makumbinsin mag-project selling. Oo, konti na lang. Konti na lang. Si Sir Feliciano Blasco Tare, maayong gabi sa tanan. Yan, si Sir. Ano yan? Accredited sa akin yan si Sir Feliciano. Okay. From dito ba yan? Si Bisaya yung kanyang sinabi, maayong gabi sa tanan. Siguano siya. Taga Santa Rosa po siya. Santa Rosa. Si Ma'am Edna Del Valle Tumali again. Good morning everyone watching from Quezon City naman siya. Hello, okay. Ma'am Edna. And also si Ma'am Teresa Salazar. Good day, Sir Arnel, Sir William, and guest speaker, Ma'am Maritoni Trinidad of Landco. Hello po, ayan, Mr. Si, yan, si Ma'am, like you deserve, si Ma'am Desiree, tanong siya, what makes may question Playa na niya, no? Different from other second homes in Batangas daw? Yan. Yeah, pinahirapan ka, Maritoni. ito talagang sisteret ko si Desiree, pinahirapan. Hi, Des! Siyempre, iba kasi paggawa ng land ko. Number one, may track record na tayo for doing second homes, okay? So, kitang-kita natin yan sa Punta Fuego. So, talagang, kumbaga, pwede ko ba sabihin to na ang Landco Pacific ay ang Ayala of the beach property. Yung parang gano'n ang ano natin. So, track record, talagang, yun na lang yung masasabi ko. We cannot differentiate them from others, but we have track record. Saka, in terms of appreciation, iba pa rin talaga yung, ikaw, appraiser ka din, di ba? Yes. Maritoni, no? So when you compare kasi second homes that is being run by the company, iba talaga yung appraisal natin because meron yang mga deed restrictions natin na eventually mapapaganda yung property management. Unlike sa unlike doon sa mga second homes na individually owned, hindi tayo nakakasiguro na mami-maintain ba yan, tutulungan ba yan ng local government. Kaya in terms of appreciation,
the best pa rin yung nasa subdivision ka or nasa controlled by the company. Tama. May follow up pa, sir. Who can use the amenities daw and how much are the association dues? So, yan. O, meron ng nakapiling. Magandang tanong din yan, actually. Gusto ko yung mga tanong ni Des kasi si Des magaling magbenta to kaya feeling ko makakabenta to sa Lanco. Siyempre yung mga lot owners natin ang makakapaggamit ng amenities. And then, yung association dues natin sa village, sa residential, 6 pesos and 50 cents per square meters per month. Doon naman sa residential commercial natin, as of now, nasa 10 pesos per square meters per month pa rin siya. Pag in the future na mag-turnover na or may development na, yon medyo tataas lang ng konti. Hindi pala konti. Hindi ko sasabihin konti. Baka hindi ko sure. Ayan, coming from... A. Gomez, good morning daw po. Good morning. And si Sir Raymond Santo Domingo. Nice project. Playa La Ia. Happy selling, Ma'am Maritoni. Hello, Sir Raymond. Baka accredited na sa'yo yan, si Sir Raymond. Yes. Oo naman. Okay. So, siguro continue lang natin yung discussion natin. Maritoni, yung kumusta ngayon yung sabi mo nga kanina sa intro natin, you were surprised of the demand from our from our buyers. So, could you give us yung profile? Saan ba nanggagaling yung mga buyers nitong itong mga projects ninyo? Sige, para magkaroon ng idea yung mga viewers natin ngayon. Karamihan ng mga bumibili. Maraming nasa Metro Manila ha. Pero madaming nasa ibang bansa. Okay. So I think yung mga OFW natin, we are preparing to retire here. Okay. So yun ang natin, yun ang parang mga tina-target natin. Pero siyempre yung kanyang yung status in life nitong OFW na to are people that are earning, kasi medyo pricey din kung sasabihin natin, pricey yung project natin. So these are people who are earning, pinaka minimum na income na tinitingnan nyo to be able to purchase small lots in your project. Oo. Meron kasi tayong mga lote na pwede kang pumasok sa 30,000 per month. So that is yung hinahanap natin. Payment mo. Oo. Ang ano na lang natin diyan PNP William no, yung professionals sa ibang bansa. Oo, marami kasi of course doctors, nurses, CPA, architect, engineers. Sila yung mga medyo may kayang bumili ng mga ganitong magagandang properties. Yes, tama yan. And, pero meron kasi tayong computation eh. Kung sinasabi mo kasi 30,000 down payment, monthly amortization na pinaka cheapest, no? So dapat you are looking for buyers na 0.30, 'di ba? So earning 100,000 and more. So 'yan yung benchmark natin. Yes, so people that could buy from your projects are earning already 100,000 and above. Yes. So yun po yung para may alam, may idea na yung ating mga brokers na ito yung target market natin. Not the ordinary first time home buyer, but people that can already afford to buy, meron nilang sariling bahay dito sa urban area. So they're now looking for a second home where they could have maybe a retirement or a business then, kasi may opportunity to do business eh doon sa kanilang pinakita niya mga projects ngina, no? So there's an opportunity. So if you're looking for a new concept at medyo, sabi nga nung presidente kanina, medyo laid back na konti ang atmosphere, so this is the right property for you guys. So yun ang yun pa rin yung differentiate natin ng Calatagan and La Ia. Talagang Calatagan is more on a laid back perspective ng tao, yung mga talagang gustong nanonood ng sunset ganyan. Yeah. Yeah, pag La Ia naman talagang
mag banana boat, mag jet ski, mga ganun ng ano, medyo. Sige sa mga ano, I think, younger. I think yung profile ko will suit Kalatagan kasi hindi ko na kaya yung adventure. Pero ako talaga Kalatagan din ang ano ko, yung laging pinupuntahan. Yeah. Tama, si Sir Arniel kaya, anong mas gusto? Nakapuntahan ko na boat Kalatagan in La Iya. Tama si ano, si Ma'am Maritoni. Siyempre, may mga apo na kami ni Sir, dapat Kalatagan. Ayan. So, yung mga katulad namin na Maritoni na, at our age, siguro, yan. We suggest to sa mga buyers. Sa mga Gen X. Kaya, yan, yung talaga. Yung mga nakikinig sa atin na buyers from our YouTube channel, no? So, this is the right investment for you guys for your retirement, no? So, may enjoy nyo talaga yung mga apo ninyo kasi on weekends, di ba? Sandaling biyahe. Parang 2.5 hours lang from Manila, no? So, nandun na agad kayo. Yung masasave mo sa plane going to Boracay and other places in the Philippines na may mga magagandang beach, dito mo na i-invest. Exactly. Oo. Yun ang kagandahan nun. Di mo na kailangan mag-book ng flight. Tapos ngayon, ang hirap pang mag-travel, di ba? So, talagang in future, ito, drive ka lang. Diba, speaking of travel pala, so ano yung restriction naman going to your projects? Paano ba? Ngayon, of course, alam natin, tayo as real estate practitioner, we are a poor, no? Tayo ay authorized pwede person, tayo. Outside residence. But how about our buyers? Ano yung requirement for them to be able to view? Kunyari, nag-decide ako, sige, bibili ako diyan pero i-view muna natin. So ano yung requirements for them? Tayo naman nagbibigay tayo ng letter of invitation from the company na mag-view ka ng property, no? So per LGU kasi iba-iba. But now right now sa La Iya, we require medical certificate for the client. Oo. Tapos may letter of invitation tayo. Pero ano, other than that naman, maluwag naman. And then we just practice for your protection also, dahil kasama ka pala sa van. So dapat talaga make sure na you are also protected, di ba? Yes, opo. So yan. Pero that is a nice offer, no? So I encourage our dear brokers, no, to accredit with Maritoni. Kasi very special yung ano, yung kanyang treatment sa mga brokers. Oo. Iba talaga pagkasama natin sa organization. Yeah. Oo, kaya nga talagang as much as possible yung mga ating mga kasama sa Pareb ay talagang ini-encourage na ano, mag-project selling naman. Of course, oo, yun. Yun nga yung ano, yun yung ating punteria nga, 'di ba, sa ating project selling committee because yes, this morning I was with the Rebop Green Hills, no? At I noticed karamihan talaga sa kanila into project selling. So, yeah, good thing that we have you, Maritoni, no? Tawag ito. We encourage our brokers. So, partner, may question ka ba on, kasi siyempre, most of them baka manibago sa lifestyle. Kasi sanay minsan yung ibang tao, sanay talaga sa urban living, no? Wherein kasi yung dating lifestyle, although wala na ngayon. So, sa tingin mo, yung mga edad ni Maritoni, would they prepare, kasi hindi na namin alam, no? Ma-encourage pa natin sila to stay there or to buy a property there, sa tingin mo? Sir Arnel ba? Yung Maritoni, I'm asking the question. Hindi, ganito. Ang maganda niyan, dahil under Metro Pacific Investment Corporation tayo, sister company natin, ang PLDT at Smart. So, ang internet connection natin sa mga projects natin ay ibang level. Oo. So, talaga hindi kayo maghahanap ng ano, ng pagkakaabalahan dahil lahat ng kailangan mo sa internet, online 'yan. Kaya naman doon dahil nga tayo ay ano, powered by PLDT. Kahit saan mo ako dalhin, basta may internet. Yes, diba? Oo. Pero siyempre, katulad namin ni Arnel, gusto namin pagpupunta kami dyan, walang internet. Para walang, ano, walang talaga ma-enjoy mo talaga yung nature. Anyway, merong good news sa'yo. Merong comment again from Puerto Princesa. No? Ito, baka magpapa-credit to. Pakitingnan mo nga, partner Arnel.
Okay, so ito sir, ano ko muna si Sir Jay, sabi niya, good morning Sir William. Si Jay, okay. Ano yan, office then, colleague natin from, ano si Jay from Lyceum o Balabang. Yeah. Yes. Oh. And si MC Grams, good morning Sir William and Sir Arnel. And sabi niya, Rory Sales, good morning po, Filipino home salesperson here, watching from Puerto Princesa, hope to be. Ayan, oh, may ano ka na, pwede mo nang kontakin yung grupo ng Filipino Homes, Maritoni, no? Meron sila, actually, I can connect you with dito sa Manila. Para sige, dami nila eh. Magandang marami yan. No? Maraming grupo yan. How often ba yung ano mo, kung sakali man ma-Maritoni webinar, may mga regular webinar ka ba or accreditation seminar? How do yes, open oh, oh, meron and ano yung mga time para at least in case may magpapa-accredit, aware na sila, ano ba yung mga schedules mo? At least once a week meron tayong PKS online. Anong araw yan? Anong araw? Usually, usually it's Thursdays at 10 a.m. Okay. Or Wednesdays at 1 p.m. Oo. So, pag nag-ano kayo, pag interested kayong maging accredited, nag-i-email ako sa mga brokers kung kailan ng mga schedules ng ano ng PKS natin. So, that would be via Zoom or ano? Via Zoom. Yes, via Zoom. Yan. Makikita mo, sir, by the way, napansin ko yung background ni ano ni Ma'am Maritoni. Nakita mo, sir, yung sa background niya. Meron siyang isa pang LCD. LCD ba yan, ma'am? Nagre-reflect yung ano. Nagre-reflect. Nagre-reflect yung PC. Okay. Ano na, sabi ko mukhang may isa pang LCD. Akala ko may backup kang another monitor. Kaya nga, sabi ko parang naka-dual monitor pero hindi niya tinitingnan. Yung pala. Okay. So yeah, so ito isa pang isa pang kagandahan ng ano natin ngayon kasi may mga Zoom tayo, may mga ganito Google Classroom. So madali nating ma-communicate sa mga clients kung ano yung mga questions nila na nasasagot natin agad. Actually, yeah. Maritoni, okay, share ko lang din, no. One way of maybe closing, no, without going to the project is ito nga yung via Zoom, ba? Kasi yes. Na-experience din namin, no. We have a buyer na wanted to buy a property in Baguio, hindi na tiningnan eh. Nag-Zoom meeting lang kami. At nakita ko rin na meron na kayong mga video, no? So that would be enough. Oh. Ang ano na lang doon is yung details of yung unit number or lot number, ano pa yung available. So ganun na lang. I think it can be and can be done. So encourage our brokers, especially brokers from Pared, no? Na start looking at the project selling because ito isa ngayon sa panahon na to, no, ito yung pinakamadali na paraan para yes. Tayo ay madaling makapagbenta online kasi pagka general brokerage ikaw pa gagawa ng content mo, ayusin mo pa yung listing mo, di ba? Marami ka pang gagawin samantalang dito hingi ka na lang Miss Maritoni padalan mo ako ng copy ng ano ng mga presentation so tapos yes. May po-post mo na siya agad yeah. So correct. That is the advantage babatuhan ko na lang kayo ng mga kung anong kailangan nyo ipapakita nyo na lang sa client so pag may tanong pa kayo isama nyo na ako sa ano sa Zoom meeting nyo sa Zoom meeting diba? Yeah, exactly, para masagot talaga on hand kung ano yung mga kailangan pa nilang itanong so that would be very nice service to our brokers yeah. Kaya very thankful tayo sa technology natin ngayon. Yeah, speaking at ganun din kami. Sabi ko nga, nung last time you were, nakita ko kasi that you attended or nanood ka dun sa aming programa. Sabi ko si Maritoni nga pala ay from Landco. So siguro kailangan siya mag-present no, para makilala din yung project niya. Yeah. So I hope, because this is a running program, by the way, Maritoni, nakapost ito sa YouTube, no? So pwede nilang paulit-ulit panoorin so you can share this to your prospective recruits okay and kanina in-announce ko rin ito doon sa mga participants ko sa CPT maraming brokers doon na pwede rin nilang panoorin ito. I hope this our program can help people thank in you your so accreditation much. Yeah. Maraming salamat Sir Arnel at Sir William no.
Yeah. Anyway, okay, so you want to add more? Meron pa tayong 6 minutes left. Si Sir Arnel, may sinasabi si Sir Arnel. Speaking okay. of technology, kanina na-mention ni Ma'am Maritoni. Medyo lakas na mo, partner, yung volume very, ng mic mo. Mahina yeah, ba, okay. Ma'am Maritoni? Okay, mahina eh. Mahina ba? Okay, so teka, lakasan ko. Kasi naka-crisp ako eh. Medyo may mga maingay sa paligid. Okay na, sir? Okay naman, sir. Okay. Okay, so din speaking ako, eh. of, na sabi kasi ni Ma'am Maritoni, ano eh, yun nga, very useful daw po yung technology. So, ano ba yung mga technology na, ano, in terms of technology, ano ba yung ginagamit mo ngayon? Maliban sa Zoom, ano ba yung mga favorite mo ngayon gamitin ng mga applications? And especially, pa nagsishare ka ng mga documents and yan, mga ano mga material or content po sa mga partner brokers natin, ano po yung ginagamit nyo madalas? Bali, fan ako ng Canva. Okay. So, yan, ang number one ano ko, go-to app ko is Canva. And then, of course, yung mga Google, Google Drive, Google Sheets. Basta yung mga, para madaling makuha ng brokers yung mga date, lahat ng kailangan nila. Kasi syempre sa email, limited yung size, di ba? So, yeah. Link na lang yung pinapadala ko sa kanila. Tapos nandun na lahat. So, yung mga Google, ano natin, yung mga Google apps natin, yan, fan ako ng mga yan. And of course, syempre, Zoom, StreamYard, yan yung mga ano natin. Maraming salamat sa technology. Okay, so Canva mabilis user din pala yan, si... Ano? Canva user din pala siya. Actually, sir, kanina yung presentation niya, she used Canva. Na may ano combination of yung mga slides na ano still and then yung may mga video na, na naka-incorporate doon sa kanya presentation. And you can see how ano eh how easy it is and then napaka-fluid po yung flow. Unlike pag halimbawa, kasi ito, naka-ano na, nasa cloud na kasi yung sinishare niya eh. O kung nasa PowerPoint, yan, syempre, ano, from your machine, then i-upload pa yan. So, ngayon yun, para naka-upload na sa cloud, kaya mas mabilis. Yung sheet naman na sinasabi ni Ma'am Maritoni at mga slides, kung sakasakari, hindi mo na kailangan na yun nga mag-upload ka sa email and then isesend mo yon and then anytime pag may mga changes Ma'am Maritoni kung halimbawa link ang share mo doon sa broker ano natin partner natin makikita na rin automatic yung changes di ba kung halimbawa doon mo siya edit so that's real time one yung change yes real time yeah. Hindi yung tipong ma'am meron po akong changes sa price list padala mo kayo ng panibagong Excel so yun kaya maganda po yung nakaano nasa cloud na siya yung Google Sheet by the way para doon sa kalaman po na iba the Google Sheet is yun yung Excel ng Google okay, so yun naman slides yun naman yung PowerPoint po ng Google tama. Yan. So, although, sabi nga natin, yung Canva kasi is beginning to become like PowerPoint and Google Slides, di ba? So you can already create a presentation by Canva. No? And ako plano nang ilipat lahat yung aking PowerPoint ko. I-convert ko na. Oo, kasi by the way, may ano pala may bagong tawag dito. May bago ako natuklasan sa Canva, no? So to you can become a pro pag ikaw ay teacher sa isang school, no? So like me that I'm teaching from Golden Olympus, so bibigyan nila ako ng pro account. Yay! Libre. Bigyan mo lang ako sa ng email account na. Yun nga, naunahan mo lang ako, Sir Arnel. Sasabihin ko pa lang. Okay, so. So, yun yung maganda sa ano sa mga technology or do sa, yeah, tama, do sa mga apps na ginagamit natin. Pero in your case naman, hindi na kayo masyadong nag- video editing because you already have in-house may marketing creator, na tayo. Diba? Yung mga yung marketing collaterals niyo gawa na ng company. So hindi masyadong mahirap, no? Oo, pero syempre, from time to time, may ginagawa akong sarili ko kasi gusto ko iba ko sa iba, yung mga ganun. That's good naman, kasi dapat talaga you differentiate yourself from the other practitioner, no? Para meron talagang personalized
personalized effect or personalized stats to the brokers, di ba? Para yes, they would stick with you. Yun. Yung material ni Ma'am Maritoni, nakashare yun sa Google Drive. Yan. Yes. So, pwede ding real-time po yung changes doon pag may mga updates siya na idadagdag. Pag may link lang po kayo and you are considered as viewer niya doon sa link, yan, pwede niyong ma-access yun. So, hindi na pwede, hindi na kailangan si Sir William na ito po yung USB ko, ma'am, pakipadala. Padala niyo po yung CD. Hindi na yun. Wala na po yun. Gone were the days na kailangan niyo yung USB. Wala na yun. Wala na yun. Saka yung talagang those gawa ang bagong computation. Yan. Oo, hindi na. Natawag sa'yo. Maritoni, pakikawa mo nga ako ng sample computation. Hindi ngayon, hindi na. Kasi, pag-generate na nila. Kailangan nag-a-adapt talaga tayo sa technology kasi ang sabi nga nila, di ba, you innovate or you evaporate. So, talagang sama tayo sa ano, sama tayo sa trend ng technology. Okay, so once again, paki-plus uli yung contact number mo, Maritoni, para maalala ng ating mga viewers, no? Kasi yung sa ending, nung pinapanood nila, makikita nila. Scroll ko na lang, sir, sa baba, ayan, para makita nila. Ayan, yan pala, matakbo sa baba. Ayan, oo. That is the contact number of Maritoni, no? You can call her through this number and you can send her an email doon sa kanya. Yan, tumatakbo po, nakikita nyo sa ilalim. Yan, 0917-186-6962. Okay, so anyway, ito namang video can be seen. Pwede nyong tingnan ulit sa YouTube channel, no? And paalala lang, partner, yung ating subscription. Yeah. So always subscribe. I would like to invite everyone to subscribe to our YouTube to like. Channel, youtube.com/ Kita pala dito. Subscribe and then click the notification bell po para yes. at least every time may bago po kaming upload, you'll be notified and updated yeah. po. Yan. Pa-share na rin and like and comment po kung meron kayong tanong kay Ma'am Maritoni for our for today's episode po on her presentation nung leisure properties on demand. Yan. On so, demand. Yeah. Again, so, hindi thank lang you so much, Miss Maritoni. I hope ma-invite ka uli namin sa mga susunod pagka merong mga update on your projects, di ba? Yes, events po. And so on. Yan. So, sasabihan ko agad. Naman doon tayo, sir, i-invite ng overnight. Wala namang problema sa atin, sir. Pwede naman. Ay, by the way, pala, Maritoni, ano, as what we did with one of our developer, yung nagpunta kami ni Arnel, tapos kumuha kami ng drone shots of the project. So, yeah, oh, and that is for free, no? Yun nga lang, may tatak nga lang ng treat. Okay no lang naman, di ba? We can schedule that. Kasi ganun yung ginagawa namin. And we can take no yung 360 photo of your project kung gawa na. No? Mga, so, ano pwede namin gawin yun. Model unit para pwede natin para meron kayong free advertisement through our program. Oo. Pag may updates tayo, babalik ako dito sa show nyo. Okay. Sige. Thank you. Thank you for giving your time. Alam ko busy ka din. Pero maraming salamat talaga, Maritoni. Okay? Thank you so much po, Sir Arnel and Sir William. Okay. Time so, na again, naman. 7 o'clock na, sir. And we are thankful kaya nga andyan si Ma'am Maritoni to share with us yung mga leisure property on demand. Sabi ko nga kanina, hindi lang mga Gen X ang pwedeng i-target ito ngayon, sir. Even doon yung mga ano natin, mga millennials natin, lalong-lalo na, alam mo na, wala palang problema ang internet connection doon. So yung mga karamihan nating millennials and baby boomer, mga Gen X na nag-ano na ngayon, yung online ang kanilang business. Ang dami ako nakita kaliwat kanan. Online ng sapatos, online ng mga UK, online ng bags at kung ano-ano pa, di ba? Nasa beach kayo, doon kayo nag-online. Aba, yeah. Di ba? And malalaki ang kita nito, sir. Nga, nababalitaan ko minsan yung mga ganong may business, biruin mo, in a year time. Eh malalaki na agad yung ano nila na invest nila sa property. So ito yung mga pwedeng i-targetin natin yung mga millennials na nag-online. So once again, thank you Ma'am Maritoni for guesting on our show and for all of you, tomorrow po is a Sunday, so please take time to pray for everyone, lalong-lalo na sa panahon po na ito nang meron pa rin pandemya. Mag-ingat po tayong lahat. Again, this is Arnel Malabayabas, real estate broker and appraiser, bidding you God bless and keep safe everyone.
Yeah, likewise, partner. So, maraming salamat sa ating viewers, no, for continue supporting us in this program. And kami naman ay we endeavor to really make this show very ano na, very important for us. So, lagi nating subaybayan. And maraming salamat sa ating mga guests, especially ngayon kay Miss Maritoni, no, to na pinaunlakan tayo sa ating program. Thank you, ma'am. So thank you everyone and see you again next week for our new treat for Saturday every 6 p.m. Thank you. Bye.